Ang gwapo talaga ni Zaire, no? Narinig ni Honey ang sinabi ni Martha kay Haley. Oo nga, ang swerte na magiging girlfriend niya. Sagot naman ni Haley. What if ako yun? Saka humagikik si Martha. Tanga, huwag ka nang umasa. Hindi yun magkakagusto sa'yo, no? Ani naman ni Haley. Sakit mo naman magsalita. Parang nangangarap lang eh. Mas lalo pang lumungkot ang anyo ni Honey. Napakaganda na ni Martha. Tila isang diyosa na. Pero para kay Haley, tila imposible pa rin na magustuhan ito ni Zaire. E paano na lang si Honey na ganito lamang ang itsura? Isang himala na siguro kung sakali man na mangyari yon. At ang himala ay nangyayari lamang sa buhay ng mga taong pinagpala. At hindi naman siya pinagpala. Kaya siguradong wala nang himala na mangyayari sa buhay niya. Let's talk. Seryoso na sabi nito sabay hila sa kanya. Nagpatianod na lang si Honey at pakiramdam niya ay wala na ring lakas ang tuhod niya dahil sa panggugulat nito sa kanya. Dinala siya nito sa garden kung saan ay silang dalawa lang tao. Anong pag-uusapan natin? Tanong ni Honey sa banata. Napansin naman ni Honey na napakasimple ang kasuotan lang ang suot nito ngayon. Na para bang hindi ito naganda sa kanilang engagement party. Hindi katulad niya na sobrang formal. I know that you're going to be my fiancé. Hinagod siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa. Hindi na yun matutuloy. Kaya pwede ka nang umalis at tumakas mula dito. Hindi kita gusto at wala akong balak na pakasalan ka. Ano? Ang sabi ko hindi kita gusto at wala akong balak na pakasalan ka. Pero bakit? Kailangan ko pa bang sabihin sa'yo kung anong tunay kong dahilan? Sigurado ako na hindi mo magugustuhan pag sinabi ko sa'yo ang dahilan ko. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Sabi nga nila, kung maganda ka, swerte ka. Lahat ng iyong nais ay maaari mong makamit sa pamamagitan lamang ng iyong kagandahan. Noon, hindi naniniwala si Honey sa kasabihang yon. Ngunit habang lumalaki siya, napagtanto rin niya ang katotohanan tungkol dito. Totoo nga ang sinasabi ng karamihan, na kung ipinanganak kang maganda, maswerte ka. Dahil maraming tao ang magkaka-interes sa'yo at marami kang kakampi. Maraming taong hahanga sa'yo at hindi mo mararanasan ang panghuhusga kapag umibig ka. Totoo, sa lipunan, maraming pagkakataon na mas madaling makamit ang iyong mga hangarin kung ikaw ay may kagandahan. Mas maraming pintuan ang magbubukas para sa'yo. Ngunit, kabaligtaran ang karanasan ng mga taong hindi pinagkalooban ng biyaya ng kagandahan. Para sa kanila, hindi madaling pagdaanan ng mga hamon ng buhay. Kapag ipinanganak kang hindi pinagpala sa ganda, tila ang mundo ay napakadamot sa'yo. Lahat ng bagay na madali para sa iba ay tila wala o may karampatang hirap para sa kanila. Dahil kahit pagdating sa pag-ibig at sa pagtupad ng mga pangarap, mararanasan mo rin ang panghuhusga dahil sa iyong itsura. At ito ang madalas na nararanasan ni Honey. Pakiramdam niya na ipinanganak lamang siya sa mundong to upang maging biktima ng katatawanan ng ibang tao. Sa paglaki ni Honey, palagi niyang tinatanong ang mundo kung bakit kinakailangang ipanganak siyang hindi maganda. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi na lang siya pinanganak na maganda. Baka sakaling mas masaya pa siya kung yun ang naging kapalaran niya. Baka sakaling hindi niya maranasan ang panghuhusga ng mga tao. Basta ako, gusto ko ng isang tao na nagmamahal sa akin ng sobra at kaya akong ipagmalaki sa buong mundo. Iyon ang pangarap ko. Ani mo'y nananaginip na sabi ni Honey.
Tumigil ka na nga sa kahibangan mo na yan, honey. Sa tingin mo, sino naman ang magmamahal sa isang tulad mo na pangit at mataba, ha? Sabat pa ng ingrata niyang pinsan na si Amaya. Napanguso si Honey sa sinabi ng pinsan niya, habang ang isa niya pang pinsan na si Janica ay pataray din na nagsalita. Ang sama mo naman magsalita, Amaya. Maganda naman si Honey, ah. Maganda? Sarkastiko na tanong ni Amaya. Saan dyan banda? Wala ko nakikitang ganda sa mukha niya, no? Tumigil ka na nga rin sa kasamaan ng ugali mo, Amaya. Sinaway naman ito ni Jacob, pinsan din nila at nakakatandang kapatid ni Amaya. Kung ano-ano yung lumalabas sa bibig mo, tumigil ka na nga. Aba, nagsasabi lang naman ako ng totoo, ah. Walang mali sa pagiging totoo ko, kuya. Pagtatanggol naman ni Amaya sa sarili. Ang isang katulad ni Honey ay hindi maaaring maghangad ng mga bagay na para lang sa mga binibiyayaan ng ganda. Nag-aalala na tiningnan si Honey ni Janica at bahagya niya lang ito ng nginitian para sabihin na ayos lang sa kanya. Sanay na rin si Honey sa mga ganitong sitwasyon. Hindi na bago sa kanyang panghuhusga dahil sa kanyang pisikal na anyo. Hindi na bago kay Honey na mapagsabihan ng ganoon. Sa tuwing may family gathering sila, siya ang laging napupuna ng mga pinsan at tiyahin niya. Palagi nilang pinupuna ang kanyang mga imperfections. Kahit na nasasaktan siya sa mga sinasabi ng mga ito tungkol sa kanya, ay madalas hinahayaan na lamang niya sila o sumasabay din sila sa kanilang tawanan. Tulad na lang ngayon, siya na naman ang nagiging usapan ng mga ito at ang kanyang pisikal na anyo ang puno ng kanilang mga berada. Pinili na lamang ni Honey na hayaan ang kanyang mga pinsan na sabihin ang kanilang nais. Pasensya ka na sa kanila, Honey, ha? Sabi sa kanya ni Janica. Nginitian niya ito. Okay lang. Tama naman ang mga sinabi nila, eh. Huwag mo nga sabihin yan. Maganda ka kaya. Sadyang ganun lang talaga sila. Nginitian lang ni Honey ang pinsan niya at nang hindi na siya makatiis ay nagpaalam na siya sa mga ito. Nagsinungaling na lang siya na masama ang pakiramdam niya, kaya gusto niya na magpahinga. Naupo si Honey sa harap ng kanyang vanity table at tiningnan ang kanyang sariling refleksyon sa salamin. Para bang gusto niyang umiyak habang nakatingin siya sa kanyang sarili. E bakit ba kasi ang pangit at ang taba-taba niya? Kung siguro lang ay kasing ganda niya si Janica, ay hindi niya mararanasan ang lahat ng ito. Baka hindi niya maranasan ang maging katatawanan para sa ibang tao. Baka sakaling gusto rin siya ng lahat kung maganda lang din siya. Hindi kasi tulad ng mga kuya niya na puro gagwapo. Si Honey ay hindi kagandahan. Mula pagkabata ay tampulan na talaga siya ng tukso ng mga pinsan niya. Mataba siya kaya nung bata pa siya ang palayo sa kanya ng mga pinsan niya ay baboy. Noong nagdalaga naman ay napuno rin ng mga tighawat ang mukha niya. Hindi tulad ng sa kuya niya na sobrang kikinis ng mukha. Meron ding kondisyon na tinatawag na heterochromia. Ang ibig sabihin ay magkaiba ang kulay ng kanyang mga mata. Hazel brown ang kanan at hazel blue naman sa kaliwa. Dahil sa kakaiba niyang kondisyon ay lagi siyang nakasuot ng salamin. Isa rin kasi ang mga mata niya sa madalas na punahin sa kanya ng ibang mga tao. Madalas din siya na mabuli sa kanilang paaralan noong high school siya dahil sa kanyang itsura. At dahil malayo ang agwat ng edad ng mga kuya niya sa kanya, ay walang nagtatanggol sa kanya sa mga buli niya. Lumaki si Honey na nasanay sa mga pang-asar sa kanya ng mga tao. Kahit nga sarili niya mga pinsan ay ginagawa siya na katatawanan. Ang mga kuya niya lang ang siyang laging nagtatanggol sa kanya. Mom! Dad! Naririnig niyo ba talaga ang sinasabi niyo, ha? Napadaan si Honey sa living room at tutungo na sana siya sa kanilang kusina. Ngunit napatigil nang marinig ang galit na boses ng kanyang kuya Hans sa kanya. Napakunot naman ang noon niya at sumilip sa kusina. Nakita niya na seryoso nag-uusap ang tatlo niya nakakatandang kapatid at ang magulang niya. Mom, Dad! Naiintindihan po namin na gusto niyo lang na malagay sa mabuti si Bunso. Pero hindi naman kailangan na dumating sa punto na kailangan niyang magpakasal sa hindi niya naman mahal?
mas lalong natigilan si Honey sa sinabi ng Kuya Hans niya. Siya ang tinutukoy nito na kailangan magpakasal. Masyado pa pong bata si Honey para sa ganyong mga bagay. Hindi po pwedeng ikasal na siya, Mom, Dad. Marami pa siyang mga pangarap. Alam niyo naman na marami pa siyang mga nais marating, Dad. Ang pag-aasawa magiging malaking hadlang para sa pagtupad niya sa mga pangarap niya. Nagsalita na rin si Knox. Ito ang pinakamatanda sa kanilang magkakapatid. Ang sabi ko naman po sa inyo, diba, ay ako na lang ang aako sa arranged marriage na yan. Ako na lamang ipakasal niyo sa kahit kaninong babae man ang gustuhin niyo para sa akin. Huwag niyo lamang pong idamay ang kapatid ko sa kahibangan niyo na to. Huminga ng malalim ang kanilang ama at sa mahinahon na boses ay nagpaliwanag. Naiintindihan namin na nag-aalala kayo sa kapatid ninyo. Pero hindi pa naman sila ikakasal agad eh. Maghihintay tayo hanggang sa handa na silang dalawa. At kapag pareho na nilang natupad ang mga pangarap nila. Isa pa, nag-iisang anak lamang si Zaire ng mga Montenegro. Hindi naman pwede na ikaw ang magpakasal sa kanya, Nox. Nagbalik-takip si Honey ng kanyang bibig sa gulat sa sinabi ng kanyang ama. Ang magiging fiancé niya ay walang iba kundi ang sikat na leader ng banda sa kanilang universidad. Si Zaire Montenegro. Hindi maintindihan ni Honey kung anong damdamin ang nararapat para sa kanya sa sandaling yon. Dapat ba siyang lumigaya dahil sa pagpapakasal sa pinakagwapong leader ng bandang sanctuary na si Zaire? O dapat ba siyang maging malungkot at maramdaman ng puot dahil itinakda silang maging mag-asawa, alinsunod sa kagustuhan ng kanyang mga magulang? Naglalaro sa isip ni Honey ang posibilidad na kahit ikakasal sila ni Zaire, malamang na hindi pa rin siya magustuhan ito. Napakagwapo ni Zaire at pinipilahan ng mga kababaihan. Hindi lamang dahil sa taglay na kagupuhan, kundi dahil na rin sa talino at kahusayan nito. At kung si Zaire ang itinuturing na pinakagwapo sa university nila, si Honey naman ay tila pinakapangit. Pasensya na bunso at hindi namin nagawa na mapigilan si na mom at dad sa gusto nilang mangyari. Ang malungkot na sabi ni Ross, ang kuya ni Honey. Sinubukan naman namin na pakiusapan sila pero ayaw talaga nilang makinig sa amin eh. Oo nga bunso, sabi naman ni Hans. Pasensya na't wala man lang kaming nagawa. Kahit anong gawing pakiusap ng mga nakakatandang kapatid niya sa kanilang mga magulang, hindi talaga nabago ang desisyon ng mga ito na ipagkasundo siya sa kasal kay Zaire. Ay, saan po yun, kuya? Sagot ni Honey sa bangiti. Naiintindihan ko naman po sila. Alam ko pong para sa akin na naging desisyon na lang yun. Huminga ng malalim ang mga kuya niya. Huwag ka mag-alala. At susubukan pa rin namin na kumbinsin sila dad at baka magbago pang isip nila. Ngumiti naman si Honey at nagpasalamat sa kanyang mga kuya bago sila nagyakapan. Bilang ang nag-iisang babae sa kanilang apat na magkakapatid, itinuturing niya ng tatlo bilang isang prinsesa. Lagi siyang pinoprotektahan ng mga ito at masasabi ni Honey na napakaswerte niya sa kanila. Katulad ng pangako sa kanya ng kuya niya ay ginawa nilang lahat para lang makumbinse ang kanilang mga magulang na huwag nang ituloy ang kasunduan na kasal na yon, ngunit hindi sila nakinig. Honey, ang balita naman ay malapit ka na daw na ma-engage? Tanong ni Martha sa kanya nakatabi si Haleen na tumango. Kaibigan niya ang mga ito mula nang pumasok siya sa Sanford University. Totoo ba yon? Bakit hindi mo agad sinabi sa amin ni Martha? Tanong din ni Haley. Oo, tapat siyang sumagot. Iyon kasing gusto ng mga magulang ko. Wow, talaga? E sino naman daw magiging fiancé mo? Taga Sanford din ba? Gustong tumango ni Honey at sabihin na ang fiancé niya ay walang iba kung hindi ang anak ng may-ari ng Sanford University at ang leader ng banda na pinakahinahangaan nilang dalawa. Gayunpaman, ayaw niyang isipin ang dalawa niyang tanging kaibigan na nababaliw na siya. Hindi ko pa siya nakikita, sagot na lang ni Honey. Wow, ano yun? Pa-suspense pa. Saad ni Martha na parabang kinikilig na. E kailan mo naman daw siya makikilala? Sa susunod na buwan, sa araw mismo ng engagement party namin.
OMG! Parang ang saya naman ng ganun. Pwede rin ba kami umaten sa engagement party ninyo? Ngumiti si Honey sabay tango. Oo naman. Madalas makita ni Honey ang kanyang fiancé dahil kilala ito sa kanilang universidad. Ngunit kahit sulyap ay hindi malang nito ginagawa sa kanya. Hindi rin siya sigurado kung alam ba nito na nag-i-exist siya. Para talaga itong isang makinang na between sa madilim na gabi at isa lang si Honey sa mga humahanga sa ganda nito. Na kahit 1,000,000 beses niya man subukan na abutin ay malayo niya na masungkit. Congratulations, Miss Honey Fox. You are the only one who got the perfect score in our exam. Anunsyo ng professor nila. Masasabi ko na mahirap ang mga tanong sa exams pero nakakuha ka pa rin ng perfect score. You really never disappoint. Ang dalawa niyang kaibigan ang tanging pumalakpak para sa kanya habang ang iba naman nilang mga kaklase ay napairap at ang iba naman ay walang reaksyon. Sanay na sila sa laging ganong score ni Honey at nakukuha ng mataas na score dahil mula grade school ay siya na talaga ang palaging nangunguna sa klase. Hindi siya maganda o sexy pero kung may isang bagay na maipagmamayabang si Honey maliban sa pagiging mayaman nila, ay ubod siya ng talino. Ang galing mo talaga, Honey! Paano ka nakakuha ng mataas na score? Sabi ni Martha sabay kuha ng test paper niya at para bang nananaginip na nagsalita ulit. Sana ganito din ang mga exam ko sa susunod. Para maging ganyan ang score mo, ay kailangan mo munang hiramin ang utak ni Honey. Sabi naman ni Haley. Napailing na lamang si Honey sa dalawa niyang kaibigan. Hindi pinansin ni Honey ang masamang tingin ng kanyang mga kaklase habang sabay-sabay silang tatlo na pumunta sa cafeteria. Dahil vacant nila ay napagpasyahan nilang pumunta sa gymnasium pagkatapos silang kumain. Katulad ng inaasahan, maraming tao na naman doon na nanonood ng practice ng The Sanctuary. Hindi pa man nila nakikita ng malapitan ng mga miyembro ng banda na patili na agad ang dalawa niyang kaibigan. Tara, magpaharap tayo! Excited na hinila siya ng dalawa at nakipagsiksikan sila sa mga tao roon para lang makapunta sa harap at mas makita nila sa malapitan ng mga miyembro. Nakuha agad ng atensyon ni Honey ang lalaking nagkikitara habang ang lead vocalist ng banda ay umaawit. Napakagwapo talaga ni Zaire Montenegro. Tila sinadya na itong iukit para maging ganun. Moreno ang balat, matangkad, tangas ang ilong, kapalang kilay na may mahabang pilik mata na mas nagbigay buhay sa hazel brown nito mga mata. Ang pangarin nito ay dipinang dipena at matulis na para bang kayang magtabas ang papel. Malakas ang kanyang dating at agad na nakakuha ng atensyon. Zaire! Pakasalan mo ako! Zaire! Anakan mo ako! Iyon ang paulit-ulit na naririnig ni Honey na sigaw ng mga nanonood. Lahat ng miyembro ay sinisigaw nilang pangalan sabay talon at malalakas na hiyaw at tila siya lang ata ang nananatiling nakatayo at para bang hindi gumagalaw. Kitang-kita niya ang pagguhit ng pawis sa suot nitong damit at ang paggagat nito sa ibabang labi, sabay nagtaas ng ulo sa mga audience at ngumiti ng nakakaakit kaya mas lalo lang na nagtilian ang mga babae. Habang nakatingin si Honey sa magiging fiancé niya na nasa taas ng entablado, ay mas lalo siyang nakaramdam ng paniliit sa kanyang sarili. Napakagwapo na magiging fiancé niya at hinahangaan ng marami. Samantalang ito lang siya. Pakiramdam ni Honey ay tila binuhay lang sa mundo para maging palamuti sa basurahan. Ang gwapo talaga ni Zaire, no? Nandinig ni Honey ang sinasabi ni Martha kay Haley. Oo nga, aswerte talaga na magiging girlfriend niya. Sagot naman ni Haley. What if ako yun? Saka humagikik si Martha. Tanga, huwag ka nang umasa. Hindi yun magkakagusto sa'yo, no? Ani ni Haley. Sakit mo naman magsalita. Parang nangangarap lang eh. Mas lalo pang lumungkot ang anyo ni Honey. Napakaganda na ni Martha. Tila isang diyosa na. Ngunit para kay Haley, tila imposible pa rin na magustuhan nito ni Zaire. E paano na lang si Honey na ganito lamang ang itsura? Isang himala na siguro kung sakali man ang mangyari yon. At ang himala ay nangyayari lamang sa buhay ng mga taong pinagpala. Hindi naman siya pinagpala, kaya sigurado na walang himala na mangyayari sa buhay niya. Oh Honey, saan ka pupunta?
Tanong ng dalawa sa kanya nung akmang aalis na siya. Tumatawag sila, kuya, sasagutin ko lang. Palusot niya. Bagaman ang totoo ay gusto lang niyang makalayo para hindi siya mas lalo manlumo sa kanyang sarili. O sige, balik ka kaagad ha? Tinanguan niya lang dalawa at umalis na. Naglalakad-lakad siya na may malalim na iniisip at halos walang direksyon. Oh, nandito na pala si Honey eh. Sabi nung isa sa tatlong lalaki na nakasalubong niya. Nagtatakang tiningnan ni Honey ang mga ito. Napapagitnaan ng dalawa ang isang nerd na lalaki na may suot na makapal na salamin at may hawak pang bulaklak. Bakit? Nagtataka niyang tanong sa tatlo. May sadya ba kayo sa akin? Ngumiti naman ang lalaki sa kanan ng nerd. Kami wala. Pero tong kaibigan namin meron. Nagtatakang tiningnan muli ni Honey ang lalaking napapagitnaan nila. Kitang-kita niya ang panginginig ng kamay nito at ang malakas na hampas ng isa pang lalaki sa balikat nito. May agam-agam. Tumingin ang nerd sa kanya at saka inabot ang bulaklak na hawak. Gusto ka ta? Para sa'yo itong bulaklak? Wika nito habang nanginginig ang boses. Mas lalang nagtaka si Honey at sa sandaling yun ay may pumasok sa kanyang isipan. Alam niya na napilitan lang ang nerd na magtapat sa kanya dahil sa kagagawa ng dalawang kaibigan nito. Halatang halata naman sa ekspresyon nito at kung paano itong nanginginig. Tinatanggap mo ba ang pag-ibig ng kaibigan namin, Honey? Tanong nung isang kaibigan ng nerd. O baka naman rejected din pagdating sa'yo itong kaibigan namin. Hindi siya sumagot. Walang emosyon ang kanyang mukha. Gusto niyang tulungan ang lalaki ngunit batid niya rin naman na pareho lang silang magiging dehado o mas lalo lang mapapahamak ang lalaking ito. Uy! Hindi ba si Zaire yun? Biglang sabi ng lalaki habang nakatingin sa likod ni Honey. Lumingon din doon si Honey at nakita nga na si Zaire naglalakad palapit habang ang isang kamay ay nasa loob ng bulsa at ang isa ay hawak ang cellphone na nakatapat sa tenga nito dahil may kausap. Nananatili ang mata ni Honey kay Zaire hanggang sa makalapit na ito sa kanila. Nakita niya ang bahagyang pagkunot ng noo ni Zaire habang nakatingin sa nerd. Kanina pa kita hinahanap? Sabi ni Zaire sa nerd. Halika, sumama ka na sa akin. Inakbayan ni Zaire ang nerd at sabay sila na lumakad palayo. Nakatanaw lang si Honey sa dalawa. Hindi mo lang siya tinapunan ng tingin ni Zaire na para bang hindi mo lang siya nag-i-exist para dito. Kaano-ano ni Zaire nerd na yun? Nagtataka na tanong ng isang lalaki na kasama habang nakatingin din sa dalawa. Hindi ko alam. Sumagot ang isa. Close pala sila. Wait pare, mali ata tayo nung napiling pagtripan na. Bago pa man siya maisipan ng dalawa na pagtripan, tumakbo na palayo si Honey. Nagtakatingnan si Honey ng dalawang lalaki na nagkatinginan pa at parehong napakamot sa ulo. Ay, para talaga siyang knight and shining armor. Tila ba nananaginip na sabi ni Martha. Kung ako ang nerd na niligtas ni Zaire, naku, na-fall na ako sa kanya. E paano naman mafo-fall yung nerd kung pareho silang lalaki? Tanong naman ni Hailey. E sino ba naman na hindi mafo-fall kay Zaire? Lahat siguro ng gender ay kayang-kaya niya mapull, ano? Pinag-uusapan ngayon ng dalawa niyang kaibigan ang tungkol sa usap-usapan sa buong Stanford University na tinulungan daw ni Zaire mula sa mga bully si yung nerd na lalaki. Tama nga ang iniisip ni Honey noon na hindi naman kilala ni Zaire ang nerd na nag-confess sa kanya. Dahil lang yun sa gusto nito na matulungan ng nerd na iyon. Kilala rin kasi si Zaire sa pagiging matulungin at bilang anak ng may-ari ng university ay pinapanatili nito na payapa ang campus. Uy, Honey! Hindi ka malang ba nafo-fall sa pagiging knight and shining armor ni Zaire? Tanong sa kanya ni Martha. Ha? Ani yan ay medyo nagulat. Hindi. Bakit naman? Dahil wala naman akong karapatan na maramdaman yon. Nagkatinginan si Hailey at Martha at pareho na nagtaka sa kanyang sinabi. Wala na siyang kahit anong dinugtong doon sa sinabi niya dahil ayaw ni Honey na masumaba pang usapan nilang yon tungkol sa bagay na yon. Palaging kasama si Honey ng mga kaibigan niya sa tuwing nanunood sila ng practice ng banda sa gymnasium ng university.
At kahit kailan na lagi naman silang nandun, ay hindi mo lang siya mabigyan ng pagkakataon na madapuan ang tingin ni Zaire. Kahit sulyap lang ay wala talaga. Pinanghihinaan na nga si Honey ng loob na mapapansin man lang siya ng fiancé niya hanggang sa dumating na ang araw ng engagement party nila at hindi na halos mabilang ni Honey ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Ilang buwan na hinanda niya ang kanyang sarili para sa araw na to, ngunit tila hindi pa rin sapat ang araw ng paghahanda niyang yon. Handa ka na ba talaga makilala siya? Tanong sa kanya ng kuya niyang si Ross. Ngumiti at tumango naman si Honey. Opo, kuya. Kabado na kabado si Honey at panayanghilan niya sa laylayan ng suot niyong bestida dahil sobrang insecure niya talaga sa sarili niya. Pakiramdam ni Honey ay nasa kanya naman ang mata ng lahat ng mga tao at nagtatawanan na naman sila dahil sa itsura niya ngayon. Kung bakit doon naman kasi ang dress na ito ang napili ng kanyang ina na ipasuot sa kanya. Hindi naman kasi talaga siya nagsusuot ng ganitong damit. Ang madalas niya lang isuot ay ang mga baggy clothes para hindi masyado mapansin ng mga tao ang mapanghusga ang katawan niya. Pinakilala na siya ng magulang niya sa mag-asawang Montenegro na mabait naman, lalo na si Mrs. Montenegro. Wala pa raw ang fiancé niya at sabi ng magulang nito ay talaga raw na mahuhuli ito ng dating. Kaya habang wala pa naman doon si Zaire ay inexcuse na muna ni Honey ang kanyang sarili dahil ang pakiramdam niya ay hindi na siya makahinga sa loob. Napaigtad si Honey sa gulat nang bigla na lang may humawak sa kamay niya. Nang tingnan niya kung sino yon ay nakita niya si Zaire na seryosong nakatingin sa kanya. Let's talk. Seryoso na sabi nito sabay hila sa kanya. Nagpatianod na lang si Honey at pakiramdam niya ay wala na rin lakas ang tuhod niya dahil sa panggugulat nito sa kanya. Dinala siya nito sa hardin kung saan ay silang dalawa lang ang tao. Humarap ito sa kanya na sobrang seryoso pa rin ang mukha at noon lamang napansin ni Honey na napakasimpleng kasuotan ng pala ang suot nito ngayon na para bang hindi ito naghanda. Hindi katulad niya na sobrang formal. Anong pag-uusapan natin? Tanong ni Honey sa binata. Hinagod siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa kapag Juan ay huminga ng malalim. I know you're going to be my fiancé, but... Tumingin ito sa mga mata niya. Hindi na yun matutuloy. Kaya pwede ka nang umalis at tumakas mula dito. Hindi kita gusto at wala akong balak na pakasalan ka. Ano? Ang sabi ko, hindi kita gusto at wala akong balak na pakasalan ka. Bakit? Hindi sinasadyang putulin niya kung ano man ang sasabihin nito. Kailangan ko pa bang sabihin sa'yo kung anong tunay kong dahilan? Tiningnan ulit siya ni Zaire mula ulo hanggang paa na para bang hinuhusgahan nito ang buo niyang pagkatao. Sigurado ako na hindi mo magugustuhan pag sinabi ko sa'yo ang dahilan ko. Naikuyom na lang ni Honey ang kanyang kamao. Hindi pa naman ito sabihin sa kanya ay alam niya na kung anong dahilan nito. At alam niya na may kinalaman iyon sa itsura niya. I mean, hindi niya rin naman masisisi si Zaire. Sino ba naman ang magnanais na ikasal sa isang kagaya niya? Kinagat ni Honey ang ibaba niyang labi para pigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Kapag Juan ay pilit siyang umiti dito at saka tumango. Ganun ba? Pasensya na. Sige, aalis na ako. Tinalikuran niyang binata dahil baka tuluyan pa na bumagsak ang mga luha niya sa harap nito, ngunit muling napatigil nang tawagan siya ni Zaire. Nilingon niya ito at hinintay kung ano ang sasabihin nito. Huwag mo sasabihin sa mga tao na sa loob na dumating ako. Sabi nito. Tumango lamang siya at tumuloy na sa paglakad. Anong problema, Honey? Tanong sa kanya ng kuya niyang si Hans nang makita ang lungkot sa kanyang mukha. Kuya, uwi na po tayo. Naiiyak na sabi niya. Pinipigilan lamang ni Honey ang pagtulo ng kanyang mga luha dahil maraming mga tao ang makakakita sa kanila. Ayaw niya na kung anong isipin nila. Bakit? Anong nangyari? Umiling si Honey at alam na kaagad ng kuya niya na may problema siya. Hindi na ulit ito nagtanong. At umalis na sila roon. Hindi na rin sila nakapagpaalam sa magulang nila at habang nagmamaneho ng sasakyan ay tinawagan ni Hans ang mga kapatid para ipaalam na uuwi na sila. Kahit na alam ni Honey na nagtataka ang kuya niya sa biglang pagpasya niyang umuwi, ay hindi siya nito tinanong kung ano-ano.
Tahimik sila sa loob ng sasakyan at masaya si Honey na hindi muna ito nagtanong sa kanya. Nasasaktan pa rin kasi siya dahil sa sinabi ni Zaire sa kanya kanina. Pagdating nila sa kanilang bahay, dumiretso na si Honey sa kwarto nito at doon siya nagmukmok. Sinabihan niya na lang ang kuya niya na gusto niya magpahinga para hindi na mag-alala ito sa kanya. Anong nangyari, Hens? Tanong ni Nox na kasunod lang na pumasok sa mansyon si Ross. Bakit bigla kayo umuwi ni Honey? Hindi ko nga alam kung anong dahilan pero sobrang lungkot niya kaya may hindi ako magandang pakiramdam sa nangyari. Paliwanag ni Hens. Inasa na ngayon si Honey? Umiiyak ba siya? Si Ross ang nagtanong. Nasa kwarto niya. Ang sabi niya sa akin ay gusto niya raw na magpahinga. Naku, baka umiiyak na yun ngayon. Si Ross na nag-aalala. Tara, i-check natin. Kaagad na pinahid na Honey ang luha sa pisngin niya nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto niya at sunod na pumasok ang mga kuya niya na parehong nag-aalala ang mga itsura. Nilapitan siya ng tatlo at naupo sila sa kama niya. Anong nangyari, bunso? Bakit ka umiiyak? Tanong ni Nox. Umiling si Honey at ayaw niya na sana sabihin ang totoo sa mga ito, ngunit hindi niya nagawang pigilan ang pagtulo ng luha niya. Niyakap siya nila at hinayaan na umiyak. Nagkita kami, kuya. Sabi ni Honey sa pagitan ng paghikbi niya. Dumating siya kanina. He rejected me. Sabi niya ay ayaw niya raw na magpakasal sa isang kagaya ko. Kilala na kaagad ng mga kuya niya kung sino ang tinutukoy nito. Hindi sila umalis sa kwarto niya hanggang hindi sila sigurado na okay lang siya. Paulit-ulit na sinasabi sa kanya ng mga ito na huwag niya masyadong isipin ang kung ano man ang sinabi sa kanya ng Zaire. Ngunit hindi niya magawa na alisin iyon sa isipan niya. Honey, totoo ba na si Zaire dapat ang magiging fiancé mo? Tanong ni Martha sa kanya. Monday na ngayon at may pasok na siya at kahit na ayaw pa sana ni Honey na lumabas sa kwarto niya ay kailangan dahil ayaw niyang lumiban. Malapit na rin kasi ang final exams nala. Hindi naman sumagot si Honey at nagbaba na lang ng tingin. Nakuha naman kaagad ng dalawa niyang kaibigan kung ano ang ibig sabihin ng pagtahimik niya. Parehong napatakip ng bibig si Martha at Haley. Ganon pa man hindi na sila nagtanong nang kung ano-ano pa kay Honey dahil alam ng dalawa na ayaw pag-usapan ng kaibigan nila ang tungkol doon. Siya na ba yun? Yung babaeng filingera na sinubukan na i-blackmail si Zaire para pakasalan siya? Oo, siya nga yun. Ang babaeng ingrata na kung umakto ay akala mo kung sino. Naglalakad silang magkaibigan sa hallway na ang mata ng ibang mga students ay nasa kanila. More on na kay Honey at panayang kanilang bulungan. Kung pulungan pa ba ang tawag doon ay hindi nila sure dahil rinig na rinig naman yun ni Honey. Ano bang akala niya? Magkakagusto sa kanya si Zaire. Asa naman siya, no? Sa pangit ng itsura niya na yun, imposible na magagawa niya na mapaibig si Zaire sa kanya. Ang dapat dyan ay kinakasuhan ni Zaire eh. Masyado siyang asumera at balak pang pikutin si Zaire. Hinawakan siya ng dalawa niyang kaibigan at sinubukan siyang i-comfort. Basta lang pakinggan, Honey. Mga kulang lang sa pansin ng mga yan. Pilitin man ni Honey na huwag pansinin ang mga sinasabi nila ay hindi niya magawa. Nasa kanya ang lahat ng mata ng tao pagdaan niya. Lahat sila ay nagbubulungan. Natatawa at kung ano-ano mga sinasabi sa kanya. Nang dahil sa mga sinabi nila ay mas lalo lang na bumabang kumpiyansa niya sa sarili. Kahit maging sa loob ng lecture room nila ay si Honey ang usap-usapan ng kaklasa nila. Kung ano-anong mga masasakit na salita ang sinabi nila sa kanya na mahirap hindi pansinin. Kahit ngayon na mag-isa siyang naglalakad sa hallway, nasa kanya ang mata ng lahat at nang sandaling yun ay para bang gusto na lang ni Honey na matunaw at maglaho sa paningin nila. Gusto niyang maging invisible para walang makapansin sa kanya. Nagulat na lang si Honey nang bigla na lamang may humawak sa kanyang kamay at hinila siya nito pabagsak sa balikat. Kasabay noon ay ang pagsinghap ng ibang students. Honey, hindi pa man nakikita ni Honey ang mukha ng lalaki ay kilala niya na kaagad sa boses pa lang. Ngunit bakit ito lumalapit sa kanya ngayon? Anong kailangan mo sa akin? Tanong ni Honey kay Zaire.
Mas lalo lang na lumakas ang bulungan ng mga students sa nakikita ngayon. Ay, hindi na natapos ni Zara ang sasabihin nang may tumawag sa kanya. Honey! Boses iyon ng kuya niya si Hans. Halika na, umuwi na tayo. Hinawakan ng kuya niya ang kamay ni Honey at binawi siya mula sa pagkakayakap ni Zaire. Tinakip din ng kuya niya sa kanyang hinubad nito na jacket para hindi makita ng ibang mga students ang pag-iyak niya. It's okay, princess. Wala na sila. Malayo na tayo sa kanila. Pagpapakalma ni Hen sa kanya nung nasa loob na sila ng sasakyan. Hindi niya kinibo ang kuya niya at patuloy lang siya sa pag-iyak hanggang sa makauwi na sila sa kanilang bahay. Hindi niya pinansin ang pag-aalala sa kanya ng magulang at mga kuya niya. Patuloy lang siya sa pag-akyat sa hagdan. Pagdating niya sa loob ng kwarto niya, ay nagkulong siya roon. Ayos ka lang ba, honey? Sa sumunod na araw ay pumasok pa rin siya at sinalubong siya ng nag-aalala ng mga kaibigan niya. Oo, ayos lang ako. Sagot ni honey sabay ngumiti siya ng bahagya. Parang pagod na pagod ka. Masama bang pakiramdam mo? Tanong sa kanya ni Haley. Oo, hindi kasi ako nakatulog kagabi dahil nag-review lang ako. Ititake ko kasi ngayong araw ang lahat ng subjects para sa exam. Ha? Huh? Nang sabay-sabay? Parehong tumaas ang boses ng dalawa. Oo, kailangan ko na kasi na magmadali eh. Nagtaka si Martha. Bakit? Anong meron? May kailangan akong asikasuhin. Ang totoo, anong dahilan mo? Tanong ni Haley na hindi naniniwala sa palusot niya. Aalis na kasi ako. Ano? Ang gusto ng mga kuya ko ay sa ibang bansa ko na ituloy ang pag-aaral ko. Pero bakit? Hindi ba pwede na lumipat ka na lang ng school o sa ibang lugar? Bakit kailangan mo pa na umalis ng bansa? Nalulungkot na tanong naman ni Martha. Iiwan mo na ba talaga kami, honey? Si Haley naman na nagtanong. Pasensya na. Ayoko man nagawin yun ay wala naman ako ibang magagawa. Nakapag-desisyon ng mga kuya ko at gusto ko rin naman alisanin ang lugar at bansang to. Baka sakaling sa ibang bansa ay may hanap ko ulit ang magpapasaya sa akin. Sa ngayon, ang bansa at ang lugar na to ang saksi sa lahat ng pinagdaanan ko. Paliwanag ni Honey. Sobrang nalungkot ang mga kaibigan niya sa pasya niya at ganun din si Honey. Mahal na mahal niya ang dalawa dahil sila lamang ang meron siya. Ngunit mahirap man para kay Honey ang pasya niya na mapalayo sa mga kaibigan niya ay kailangan niyang gawin iyon dahil habang tumatagal siya dito ay mas lalo lang siyang nasasaktan. Sigurado ka ba na gusto mo siyang makausap, Honey? Nag-aalala na tanong ni Haley sa kanya nang sabihin ni Honey sa kanila na gusto niya makausap si Zaire. Oo, nais ko lang na humingi ng tawad sa kanya dahil sa nangyari. Pero huwag kayo mag-alala, kaya ko to. Pagtitiyak niya pa sabay ngiti. Nag-aalaman para sa kanya ay hinayaan na lamang siya ng dalawa sa pasya niya na kausapin si Zaire. Gusto sana ng dalawa na samahan siya na kausapin si Zaire. Ngunit hindi siya pumayag dahil mas gusto niya nakausaping mag-isa ito. Wala naman siyang ibang gagawin. Tulad ng sinabi niya sa dalawa ay gusto niya lang makahingi ng tawad kay Zaire sa lahat ng nangyari kung nasira niya man ang image nito. Pumunta siya kung saan madalas na tumambay ang banda at hindi nga siya nagkamali doon. Doon siya pumunta dahil nakita niya kaagad si Zaire na may bitbit na gitara. Tatawagin na sana ni Honey ang binatang si Zaire. Ngunit bago pa man may boses na lumabas sa bibig niya ay may lumapit ng babae kay Zaire. Niyakap nito ang binata at hinalikan sa labi. Napaatras siya ng isang beses at nakaramdam ng pananakit sa dibdib niya. Hindi na siya naghintay na may makakita sa kanya doon at agad na siyang tumakbo palayo. Dumiretso siya sa comfort room at sa loob ng isang cubicle ay hinayaan niya na tumulo ang kanyang mga luha. Hindi alam ni Honey kung ilang minuto siya sa loob ng cubicle at noong kumalma na siya, ay sakalang siya lumabas. Naghilamo siya at sinigurado na kahit papaano ay hindi mapansin ng mga kaibigan niya na umiyak siya. Oh, kamusta? Nakapag-usap ba kayo ni Zaire, Honey?
tanong sa kanya ni Haley. Oo, pagsinungaling niya. Ano naman sabi niya sa'yo? Wala. Wala siyang sinabi. Umingi lang naman ako ng tawad sa kanya at sa tingin ko hindi naman niya ako kailangan patawarin pa. Nagkatingin na magkaibigan na para bang pareho nilang nababasa kung ano ang naiisip ng isa't isa. Ganun ba? Ang ganun kailan palang flight niyo paalis ng bansa? Bukas. Ano? Bukas mo na agad kami iiwan? Oo. Pero huwag kayong mag-alala. Kapag bakasyon naman ay bibisita naman ako dito sa inyo. Kung gusto niyo ay bumisita rin kayo sa amin. Alam niyo naman na kahit kailan niyo gusto na pumunta sa akin, ay pwedeng-pwede. Aniya sabay pilit ng umiti. Hindi na napigilan ng dalawang pagtulo ng kanilang mga luha at saka niyakap siya ng mga ito ng sobrang higpit. Mamimiss ka namin ng sobra, honey. Mamimiss ko rin kayo. Palagi pa rin naman akong tatawag sa inyo kaya huwag na kayo malungkot. Mahirap man para kay Honey na iwan ang lugar kung saan siya lumaki ay kailangan. Dahil kung mananatili siya dito ay mas lalo lamang siya na madudurog. Pakiramdam niya ay mas lalo lamang siyang kinamumuhian ng kanyang sarili at paulit-ulit niya lang na itatanong sa kanyang sarili kung bakit hindi siya singganda ng ibang babae. Nang araw na umalis siya ng bansa ay sumumpa si Honey sa sarili na magpapaganda siya at ang lalaking yon ay magsisisi sa panre-reject at pamamahiya sa kanya. Babaguhin niya ang kanyang sarili. At sa oras na gumanda na siya, ay sisiguraduhin niya na ang lalaki na naman ang maghahabol sa kanya. Hindi-hindi na ulit siya iiyak ng dahil sa lalaking yon. Kahit anong mangyari ay hindi-hindi niya nahahayaan na maging maliit ang tingin niya sa kanyang sarili. Iyon ang pinahahawakan ni Honey nung umalis siya ng bansa at nagsimula ng panibagong buhay sa New York. Sinikap niya na baguhin ang sarili niya. Nagpaganda at nagpapayat siya. Hanggang sa siya ng pinakahinahangaan ng mga students sa buong campus nila dahil sa ang kanyang ganda at siya ng kinaiinggitan ng ibang mga kababaihan at hindi naglaon ay natupad na ni Honey ang isa sa mga pangarap niya at iyon ay ang maging isang modelo. Mabilis na lumipas ang panahon at isa na si Honey sa mga pinakasikat na model ngayon. She is one of the Victoria's Secret Angels at isa sa mga top highest paid model. Marami pa rin ang mga mata ang nakasubaybay sa kanya. At sa pagdaan ni Honey, ay naghihiyawan sila ngunit hindi tulad ng dati, nasa kanya ng mata ng lahat dahil sa hinahangaan na siya ng mga ito. At tulad nila ngayon, siya na naman ang center ng atensyon ng mga tao roon. Puno ng confidence sa lumakad si Honey sa runway. Sunod-sunod ang pag-flash ng camera ngunit nananatili siyang fierce. Nasa kanyang mata ng lahat ng tao doon at lahat sila ay napapahanga sa taglay niyang kagandahan. Parang isang anghel. Ang malagatas niyang balat ay puting-puti at animoy kumikinang sa ilalim ng araw. Buong linggo ay sunod-sunod ang mga fashion events sa dinaluhan ni Honey at kahit napagod na pagod ay masaya naman siya sa trabaho niya dahil ito lang naman talaga ang pangarap niya. Kasalukuyan na invited siya sa isang sikat na talk show at nagaganap na nga ang mainit na tanungan. Have you been in love? Tanong sa kanya ng babaeng interviewer. Ngumiti sabay tango si Honey. Yes, of course. Makalipas ang mahabang panahon ay naamin din ni Honey sa kanyang sarili na kung ano man ang nararamdaman niya noon para kay Zaire ay pag-ibig na. He was her greatest love. At siyang nakapanakit sa kanya ng sobra na hanggang ngayon ay dala niya pa rin sa kanyang puso. Tell me something about the person you once loved. Sabi ng interviewer kaya sandali pang napaisip si Honey. They were out of my league. Really out of my league. Sagot ni Honey sabay ngiti. Ayaw niya na gumamit ng specific pronoun na kung taong minsan niyang minahal dahil ayaw niya na magkaroon ng ideya ang mga nakakakilala sa kanya sa personal. Napatango ang interviewer sa sagot niya at para bang napaisip pa. Have you had your heart broken? Hindi niya na itinanggi ang totoo.
Yes, absolutely. I did. I fell in love with someone who seemed out of my league. Naturally, I got hurt, and my heart shattered into pieces. Did that heartbreak do something good or bad to you? Well, it did good to me. Despite the pain, I believe that without that heartbreak, I wouldn't be where I am today. Nor would I be who I am. What do you mean by that? If you've seen my old photos, you'll notice I looked quite unattractive back then. Honestly, I never paid much attention to my appearance or how others perceived me back then. However, it wasn't until I experienced my first heartbreak. I realized that I should take care of myself and how I look. Without that, I wouldn't have tried to improve myself and ultimately, I wouldn't have become a model. So in a way, the heartbreak was a catalyst for positive change in my life. And I'm grateful for that experience. Paliwanag niya, kaya napawaw ang interviewer at ibang nanonood sa sagot niyang iyon. And what do you want to say to that person who broke your heart? Humarap si Honey sa camera, ngumiti siya sabay sabi ng, "Thank you for the experience. I am now healed." Sa totoo lang, hindi mawari ni Honey sa sarili niya kung totoo nga bang kataga na lumabas sa bibig niyang yon. Hindi niya masabi kung healed na ba siya mula sa sakit na yon. Pero ngayon masasabi ni Honey na maybe not totally healed, but she's okay now. At yon ang mas mahalaga ngayon. "Yes, kuya, I'll be there." Sabi ni Honey sa kuya niyang si Nox na kausap niya ngayon sa tawag. Kakauwi niya lang mula sa events na dinaluhan niya at itong kuya niya ay wala nang tigil sa pangungulit sa kanya na umuwi ng Pilipinas para umaten sa kasal nito sa susunod na linggo. "Please, honey, umuwi ka sa araw ng kasal ko. Wala ka na nung engagement party ko. Pag busy ka ulit ay magtatampo na talaga ako sa'yo. Isang taon kitang hindi papansinin, I swear. Saka hindi na rin makapaghintay ang fiancé ko na makita ka sa personal." Pakiusap pa ni Nox. Ikakasal na lang kasi ito at ang ate Christine niya ngunit hindi pa rin siya nakikita ni Christine sa personal. Palagi rin kasi siyang busy kaya lagi rin na nauudlot ang pagkikita nila. "Oo nga kuya, huwag ka mag-alala, I'll be there. Hindi ko palalampasin ang kasal ninyong dalawa." Natatawa na sabi ni Honey, sabay na upo na sa kama niya. "Nagpaalam na ako sa manager ko kaya sigurado makakauwi na talaga ako ng bansa." "Aasahan ko yan, ha?" "Of course, yes, kuya." Ilang oras pa sila nag-usap at marami laging kwento ang kuya niya tungkol sa mga bagay-bagay at lagi rin sila nag-aalala sa kanya. 10 taon na mula nung umalis siya sa Pilipinas at sobrang dami na nang nagbago. Ang kuya niyang si Ross ay kinasal na 2 years ago at ngayon ay si Nox na ang susunod na ikakasal. Si Hens ay hanggang ngayon single pa rin at tila walang balak na magpakasal. Ewan niya ba sa kuya Hens niyang ngayon at ang pangarap ay tumandang binata at mag-travel lang daw sa buong mundo nang walang ibang iniisip. Ngunit kahit na gano'n ang gusto ng kuya niya ay suportado niya pa rin ito. 10 taon na rin hindi bumabalik sa Pilipinas si Honey. Mula nung umalis siya ay hindi na siya bumalik kahit saglit. Sa Spain kasi kinasal ang kuya niyang si Ross kaya hindi na siya umuwi ng Pilipinas matapos noon. Palagi rin kasi siyang busy at tuwing may free time naman siya para sana ay makabalik na ng bansa, mas pinipili niya na magbakasyon at magliwaliw kasama ang mga kaibigan niya. Sobrang dami na talaga nagbago sa buhay nilang lahat. Sina Martha at Haley ay pareho na rin may mga pamilya. Ang naging asawa ni Martha ay ang lead vocalist ng banda sa Sanctuary. Sa ibang bansa rin ikinasal noon si Martha at imbitado siya ngunit hindi niya nakita roon si Zaire. Matapos ang 10 taon ay wala na siya naging balita sa binatang si Zaire at wala na rin siyang pakialam. Mas mainam nga siguro na hindi na ulit magtagpo ang landas nilang dalawa. Samantalang si Haley naman ay isang artista ang naging asawa. Sa kanilang tatlo ay siya lang talaga itong single. May mga naging boyfriend naman si Honey noon pero hindi rin sila nagtatagal. Ewan niyo ba,
pero para kay Honey ay hindi talaga para sa kanya ang pumasok sa isang relasyon. Sa ngayon, ang nasa isip lang ni Honey ay ang career niya. Gusto niyang mag-focus sa trabaho at siguro siya kanya na lang iisipin ang pagpapamilya na yon. After all, hindi niya pa naman matatagpuan ang taong gusto niya na makasama. Mabuti naman at nakauwi ka, Honey. Masaya na sabi ng Kuya Nox niya sabay niyakap siya ng mahigpit. Oo naman, sabi ko naman sa'yo darating ako, diba? Natatawa niya ang sabi. Ang akala ko hindi mo na ako sisiputin eh. Sabi nito na kunwari ay may pagtatambo pa rin dahil sa hindi nga siya umaten ng engagement party nito. Kuya, palalampasin ko ba naman ang kasal mo? Ang tagal kaya namin na naghintay na mag-settle down ka na? Pagbibirong sagot naman ni Honey. Nakipagkilala na rin si Honey sa fiancé ng kuya niya na sobrang maganda at mabait. Fan na fan niya rin daw ito kaya ilang beses na silang kumuha ng pictures. At dahil sa next week na ang kasal ng kuya niya, ay sobrang naging abala silang lahat sa pagsasaya. Tanong din ang nagtanong sa kanya si Nox kung kilala ba raw niya si Mr. Big Time. Ang pinakamalaking nag-sponsor sa kanya na hanggang ngayon ay hindi pa rin kilala ni Honey. Matagal niya nang gustong makilala ang taong yon at maging ang pamilya niya ay gusto na rin na makilala ang taong yon, ngunit sadyang wala talaga siyang ideya tungkol kay Mr. Big Time. Ang ganda mo na talaga, Honey. Hindi namin lubos akalain na gaganda ka ng ganyan. Sabi sa kanya ng tiyahin niyang si Diane. Hindi niya mawari kung seryoso ba ito o tulad ng dati ay inaasar na naman siya. Pilit na umiti si Honey sa auntie niya na kung makapag-body shame sa kanya noon, akala mo kung sino ang perpekto. At tila ba hanggang ngayon ay wala man lang itong character development. Salamat po. Kayo rin po, medyo bumata na pong itsura ninyo. Sino nga po ulit ang doktor ninyo? Umasim naman ang mukha ng Diane dahil sa sinabi niya. Alam kasi ni Honey kung kaano kaayaw ng tiyahin niya ang nasasabihan ito ng matanda. Hindi kasi nito matanggap ang edad kahit na sobrang halata naman na sa itsura nito na matanda na ito. Ang laki rin ang pinagbago ng ugali mo, no? Kung noon ay mabait ka, bakit ngayon ay tila yumabang ka na? Ganun ba talaga ang nagagawa ng kasikatan? Mahina namang tumawa si Honey. Auntie, I'm a supermodel. A highest paid model. Kung ikaw man ang nasa katayuan ko, I'm sure. Magyayabang ka rin. Tinignan niya ito mula ulo hanggang paa. Ang kaso lang, mukhang hindi niyo naman kayang abutin ang narating ko ngayon. After all, pang low class lang naman kayo. Napaawang ang labi ni Diane dahil sa sinabi niya kaya natawa si Honey. Joke lang, auntie. Nagkatinginan na lang ang iba niyang tiyahin at tiyuhin dahil sa sinabi niyang yon. At kahit sa sinabi ni Honey na joke niya lang yon, alam ng iba na deep inside seryoso at gusto niya talaga na sabihin yon. Kung noon ay hinahayaan lang ni Honey na asarin siya ng mga relatives niya tungkol sa itsura at katawan niya, ngayon ay hindi na siya pumapayag. Kahit sabihin pa nila na sumama na ang ugali niya at lumaki na ang ulo niya dahil sa mga kasikatan niya, ay wala siyang pakialam. Wala naman silang kahit anong naging ambag sa buhay niya noon, kaya wala siyang nakikitang dahilan para hayaan niya pa rin sila. She is not the same person she was 10 years ago. Oh, nakabalik na pala siya eh. Sabi kay Zaire ng matalik niyang kaibigan na si Joseph. Ano nang plano mo ngayon? Lapit ka ba sa kanya? Hindi sinagot ni Zara ang tanong ng kanyang kaibigan at ang mga mata niya ay nanatili lang sa article na binabasa niya ngayon. Paulit-ulit niyang binabasa ang headline. Matapos ang 10 taon, sa wakas ay bumalik na rin sa bansa sa Honey. Masaya si Zara dahil sa wakas ay malapit na ulit ito sa kanya. Napailing si Joseph kay Zara na makita kung paano itong tumingin sa picture ni Honey habang nasa airport na siyang nasa article. Kung ako sa'yo, ilapitan mo na siya at sabihin mo na kung ano man ang nararamdaman mo para sa kanya. Ang tagal mo na rin kinikimkim yan. Ngayon na nasa malapit na siya, may chance ka nang ipagtapat sa kanya ang lahat. Umiling naman si Zaire bago isinara ang laptop niya.
Hindi pwede. Sagot niya sabay nagbuntong hininga. Bakit naman hindi pwede? Tanong ni Joseph. Galit siya sa akin. Bro, napakabata niyo pa noon. At saka, 10 taon ang nakakaraan mula noon. Grabe naman ang galit niya sa'yo kung hanggang ngayon ay may galit pa rin siya dahil sa nangyari. Hindi yun naman na sumagot si Zaire. Malaking kasalanan ang nagawa niya noon kay Honey. Nasaktan niya ito noon kung kaya naiintindihan niya kung nagalit man ito sa kanya. Kahit siya man siguro ay magagalit din. Alam mo, kung patuloy mong iisipin na galit nga siya sa'yo hanggang tumanda ka, hindi mo maaamin sa kanyang nararamdaman mong yan. Payo ni Joseph sa kanya. Kaya mabuti pa, habang bata ka pa at pwede ka pang magkaanak ng marami, aba umamin ka na. Hindi pa huli ang lahat. Samantalang dahil nga sa namiss din ni Honey ang lugar na kinalakihan niya, ay naisipan niya na mamasyal sa kanilang lugar kung saan madalas siyang tumatambay noong bata pa siya. Ginamit niya ang sasakyan ng kuya niya at naglibot-libot at napuna na wala pa rin palang pinagbagong itsura ng lugar kahit na ilang taon na siyang nawala. Ininto ni Honey ang sasakyan sa gilid ng daan at saka lumabas. Saktong paglabas niya ay umihip naman ang hangin dahilan para mapalid ang suot niya na kulay puting bestida. Nagliparan din ang mga tuyong dahon at lahat ng mga tao ay napapalingon sa kanya. Sa taglay niyang ganda na para bang isang anghel na bumaba sa lupa, ang lahat ay namangha sa kanya. Pakiramdam ni Honey ay ligtas naman siya sa lugar na ito dahil dito naman siya madalas pumunta nung bata pa siya. Kaya hindi na siya nagsama ng bodyguards kahit pa ang gusto ng magulang niya ay magsama siya para raw mas masiguradong kaligtasan niya at lalo pa na alam din ni Honey kung saan mga sulok ay may paparazzi. Magkano po to, kuya? Tanong ni Honey sa tindero habang tinuro ang mga street food. 4-5 po ang kikiam, 8-10 naman po ang fishball. Sagot naman ang tindero. Nagmahal na pala. Bulong naman ni Honey sa sarili. Sige po, pabili po ako ng 10. Sobrang tagal niya na nga talaga na umalis ang Pilipinas at maging presyo ng paborito niya ng mga street food ay nagmahal na rin. Parang kailan lang ay 2 piso pa ang fishball. Habang kinakain naman ni Honey ang binibili niya, ay nabakunot ang noon niya ng maramdaman na para bang may mga matang nakatingin sa kanya. Oo nga't makaagaw pansin siya at halos lahat naman ng tao ay napapalingon sa kanya. Pero may iba siyang pakiramdam. Ang mga titig na yon, para bang sobrang familiar nun sa kanya. Na para bang hindi yun ang unang beses na tinitigan siya ng mga matang yon. Napalingalinga si Honey para mahanap kung sino man ang taong yon. Ngunit wala naman siya nakita. Iniisip niya na lang na baka'y nagkakamali lang siya ng akala. Tinapos niya na lang ang pagkain niya at saka tinuloy niya na ang paglilibot nang hindi na masyadong iniisip kung ano man ang nadarama niya. Dumating na nga ang araw ng kasal ng kuya niya at sobrang masayang lahat. Habang si Honey naman ay mixed emotions dahil hindi niya lubos akalain na invited pala sa kasal ni Ross si Zaire. Wala man lang sinabi sa kanyang kuya niya na invited pala ito. Habang nasa loob ng simbahan at nagpapalitan ng vows ang bride at groom, si Honey naman ay palihim na napapalingalinga para hanapin kung nasaan si Zaire. Ewan niya ba? Sinumpa niya na nga ang kanyang sarili noon na ayaw niya na ulit itong makita matapos ang lahat. Pero heto naman siya. At tila na e-excite pa na masilayan muli ang mukha ng binata matapos ang mahabang panahon. Hindi na rin halos maintindihan ni Honey ang kanyang sarili at kung bakit niya ba nararamdaman ito. Sinong hinahanap mo? Tanong ni Hans na nasa tabi niya. May inaasahan ka bang bisita? Umiling si Honey. Wala. Kumunot naman ang noon ni Hans. Bakit kanina ka pa palingalinga riyan? Nagagandahan lang kasi ako sa design ng simbahan, kuya. Pagsisinungaling niya. At bagaman hindi ka panipaniwala ang sinabi niya, ay naniwala pa rin sa kanya si Hans. Sa harap ng tingin. Sa simbahan na hindi nakita ni Honey si Zaire, kaya medyo nawalan siya ng pag-asa na darating ito. Pero teka nga. Bakit nga ba siya umaasa na makita si Zaire? Talaga bang nahihibang na siya?
Gusto ni Honey na batukan ang sarili niya dahil sa kahibangan niyang to. Hanggang sa reception ay hinahanap pa rin ng mga mata niya si Zaire. Umaasa siya na baka naroon ito, ngunit lalo lang siya na-disappoint dahil wala talaga. Nawawala ka na ba talaga sa sarili? Nagtanong ulit sa kanya si Hens. Marahil ay napunarin nito ang pagkabalisa niya. Bakit ba, kuya? Nagtataka niyang tanong. Eh parang gusto mo na yatang sapakin ang sarili mo sa sobrang lakas ah. Naku, hindi oh. Pagsisinungaling pa ni Honey. Alam mo kuya, kung ano-ano ng mga napapansin mo, obvious naman na, na-miss mo lang ako eh. Hindi na masyadong inisip ni Honey ang tungkol kay Zaire at nakisaya na lang siya sa iba. Maraming mga kakilala sa kanya sa kaibigan at kamag-anak ng Ate Christina, kaya marami siya mga nakakausap. Panay din ang kuha niya ng pictures at bagong mag-asawa para i-share niya sa Instagram stories niya. Yes, I'll talk to you later. Paalam ni Honey sa mga kausap niya dahil kailangan niya na rin na makiusap sa iba. Balik ka, Honey, ha? Of course, I'll be back. Kakausapin ko lang yung iba pang mga guests. Paalam niya sabay ngiti sa iba pang nadaraanan niya. Hawak niya isang baso na may laman na juice na mukhang wine ang itsura at panayang linga habang naglalakad para ngumiti at makipag-usap sa iba pang guests, kaya gano'n na lamang ang kanyang gulat nang bigla na lang siyang mabangga sa kung anumang matikas na bagay at nasabuyan niya ito ng juice. Nabitawan niya rin ang baso na hawak na mabuti na lamang ay narinig ng karamihan ng ingay ng pagkabasag kaya hindi gaano nakaagaw ng atensyon. Oh, I'm really sorry. Gulat siyang humingi ng pasensya sa nabangga at nanlaki ang kanyang mga mata nang makita kung sino ang nabangga niya. Si Zaire, ang kanina pa niyang hinahanap. Dumating na rin pala ito. Sa labis na gulat ay napatunga nga siya ng ilang sandali sa mukha nito. Hindi niya masabi kung galit ito dahil blanco lamang ang gwapong mukha nito. Makalipas ang ilang sandali at nang mapagtanto ni Honey na nakatitig na pala siya kay Zaire, ay sinubukan niyang hagilapin na natitira na hibla ng pagkatao niya at saka ngumiti siya ng malambing sa binata. Oh, we've met again. Hindi mo na ba ako kilala? Nakangiti na tanong niya kay Zaire na kumunot lamang ang noo at para bang sinusubukan siyang alalahanin. I don't know you, miss. Napasingap si Honey na bigla siya nitong lagpasan. Wala mo lang ba itong pakialam na ang kaharap nito ay isang supermodel? That a-hole, hindi pa rin pala ito nagbabago. He's still the same a-hole that she knows. Napakayabang at taas pa rin ang tingin sa sarili. Anong nangyari, bunso? Tanong sa kanya ni Ross na makita siyang kunot ang noo at para bang may malaking galit sa mundo. That a-hole? Sino ba nag-invite sa kanya dito? Napakunot ang noo ni Ross sa pagtataka. Sino? Zaire Montenegro. Sabi niya sabay nagtagis ang kanyang mga panga. Mabanggit niya pa lang ang pangalan ng lalaki na yon ay para bang may kung ano nang mapait sa dila niya. Ah, siya! Si Kuya Nox ang nag-invite sa kanya. Hindi ko nga alam kung bakit bigla na lang silang naging close na dalawa eh. May ginawa na naman ba siya sa'yo? Wala. Sagot niya dahil sa totoo lang, ay siya naman talaga itong may kasalanan dahil siya naman ang bumangga dito kanina. Naiinis lang ako dahil nakita ko na naman siya. Ang akala ni Honey ay nawala ng galit niya kay Zaire dahil mahabang panahon na rin ang lumipas, ngunit nang sandaling masiyayan naman ang mukha nito at tumakto ito na para bang hindi siya nakikilala at walang pakialam sa kanya, biglang bumalik ang inis niya. Kakainis talaga ang bisit na lalaking yun. Magpasalamat na lang talaga ang lalaking yun at kasal ng kuya niya kaya ayaw niya ng gulo. Nagkita na kayo? Tanong kay Zaire ng kaibigan niyang si Joseph na kausap niya ngayon sa tawag. Yes, sagot ni Zaire na pinipigil ang saya. At kinausap ka niya? Tanong ulit ni Joseph. Oh, and you ignored her. May pag-aalangan na sumagot si Zaire ng, oh, ang totoo, dati ka bang tanga?
naiinis sa sabi ni Joseph. Eh kaya ka nga pumunta sa kasalan na yan para makita siya. At nung may chance ka naman na kausapin siya, hindi mo naman siya pinansin. Nasisiraan ka na ba talaga ng bayat, Zaire Montenegro? Paano ka makakaamin sa kanya kung ganyan ka katorpe? Eh, hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa kanya kanini. Sagot ni Zaire ng may pag-aalinlangan. Eh, paano kung galit pa rin siya sa akin dahil sa ginawa ko nun? Ayoko naman na mas lalo siyang magalit sa akin, ano? Eh, paano mo naman malalaman kung galit nga ba siya sa'yo hanggang ngayon kung iiwas ka ng iiwas? Kahit pa siya nang lumalapit. Inis na sa kanya. Kausapin mo siya at tigilan mo yung pagiging torpe mo. Sabihin mo sa kanya ang totoo na mahal mo naman talaga siya at liligawan mo na. Hindi naman sumagot si Zaire at napahinga lang ng malalim. Oo, at mahal niya nga si Honey. Ngunit hindi niya alam kung dapat nga ba siyang magtapat dahil marami pa siyang mga agam-agam. Nangangamba siya na baka hindi siya nito pansinin o di kaya eh, mas lalo lang itong magalit sa kanya. Matagal niya nang gusto si Honey. Lagpas na 10 taon. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin niya iyon naaamin sa dalaga. Hanggang ngayon ay kinikim-kim niya pa rin sa kanyang sarili ang lahat. Labis siyang nahirapan noong una dahil hindi niya namalayan na siya na pala'y nahuhulog kay Honey. At ngayon na natanggap niya na ang pag-ibig niyang yon para sa dalaga, hirap naman siyang aminin ang tunay niya na nararamdaman kay Honey. Natatandaan pa ni Zaire kung gaano siyang nahirapan na maamin sa sarili na gusto niya na nga si Honey. Saksi ang lahat ng mga kaibigan niya sa pangyayaring yon. Lahat ay malinaw pa sa kanya. At ang sakit at pagsisisi ng umalis si Honey ng bansa na may malaking galit sa kanya ay nandito pa rin sa puso niya hanggang ngayon. Bro, bakit nag-back out ka sa engagement mo? Hindi makapaniwala na tanong ni Chase, ang vocalist ng banda nila. Tinignan ni Zara mga kaibigan niya. Paulit-ulit kong sinasabi sa mga magulang ko na ayokong nangingialam sila sa personal kong buhay pero patuloy pa rin sila sa pangingialam eh. Pinipilit nila akong pakasalan ng babaeng hindi ko naman mahal. Eh akala ba namin eh papayag ka na sa gusto ng mga magulang mo? Sambit naman ni Knight ang drummer nila. Bakit nyo naman naisip yun? Bro, kitang-kita naman namin kung gaano mo titigan yung si Honey sa tuwing nanonood sila ng kaibigan niya ng practice natin eh. Eh halos ayaw mo nang alisin ang tingin mo sa kanya tapos malalaman na lamang namin na tumanggi ka pala ng ikasal sa kanya. Sabi naman ni Joseph, ang basis nila. Just because I was looking at her doesn't mean na gusto ko na siyang pakasalan. Sabi naman ni Zaire. Bro, you just haven't realized how you felt for her. Yet. Napailing sa kanya si Joseph. Oo nga. At saka ano naman ang inayawan mo kay Honey? Ang cute kaya niya nun. At matalino pa. Sabi naman ni Knight. Eh, di kung gusto niyo sa inyo na lang. Nako, kung hindi ka lang magagalit, niligawan ko talaga yon. Ani ni Knight. At napahalakak ng sumama ang tingin ni Zaire. See, hindi ko pa nga siya nililigawan, galit ka na kaagad. Eh ano pa kaya kung tinutuo kong sinabi ko? Hindi naman mawari ni Zaire kung tunay nga ba ang sinasabi ng mga kaibigan niya na gusto niya nga si Honey. Oo nga at aaminin niya na madalas nga nitong makuha ang atensyon niya sa tuwing nagpa-practice sila at nanonood naman ito kasama mga kaibigan niya. At kahit anong sikap ni Zaire na huwag magpahalata sa pagtingin niya dito, ay napupuna na rin pala yun ang mga kaibigan niya. I mean, kahit sino naman sa kanila na miyembro ng sanctuary ay nakuha ni Honey ang atensyon. Cute at talagang makaagaw pansin din ang dalaga. Hindi maitatanggi ni Zaire na talagang katangi-tangi si Honey sa lahat ng mga babae na nanonood sa kanila at nakilala niya. Ngunit ang magustuhan niya ito, sa isip niya ay tila napaka-imposible na mangyari. Hindi niya ito gusto at mas lalong hindi niya ito pakakasalan. Ngunit bakit na umay narinig siya mga salita mula sa grupo ng mga babae na kung ano-ano ang masamang sinabi kay Honey ay hindi niya napigil ang inis niya.
Bakit hindi niya magawang tiisin ang mga pamamaliit ng ibang tao kay Honey? At ang nais sa gawin ni Zaire ay protektahan ito mula sa lahat ng mga nagnanais na gumawa ng hindi maganda kay Honey. Sa babaeng ayaw niyang pakasalan, pero gusto niyang protektahan. Habang buhay? Stop talking nonsense about my fiancé, woman. Wala kang alam kung anong tunay na nangyayari. Kaya wala kayong karapatan na magbigay ng opinion. Pagalit na sabi ni Zaire sa babae na kung ano-ano ng mga salitang sinabi patungkol kay Honey. Napuno naman ang takot ang mukha ng babae at ng mga kaibigan nito dahil sa kanya at dahil sa galit na galit niyang boses at itsura. What the? Bro, calm down! Bakit ba ang init ng ulo mo, ha? Pagpapakalma sa kanya ni Joseph. She keeps saying nonsense about my honey. Ni hindi niya nga kilala ang tao pero kung makapanghusga siya ay sobra na para bang siyang nagpalaki kay Honey. Sagot ni Zaire na madilim pa rin ang mukha. Napa. Oh. At iling na lang mga kaibigan ni Zaire sa sinabi niya. Pasensya na kayo sa kaibigan namin, miss, pero mas mabuti siguro na sa susunod ay itikom niyo na lang ang mga bibig ninyo. Kung wala naman kayong magandang sasabihin. Ayaw na ayaw kasi ni Zaire na may mga marinig siya na kung ano-ano tungkol sa fiancé niya. Paliwanag ni Joseph sa mga ito bago siya hinila palayo. Sinabihan ni Zaire ang mga kaibigan niya na kumalma na makalayo na sila. Inasar din siya ng mga ito dahil sobrang protective niya raw kay Honey at tinawag niya pa itong fiancé niya. Nang sandaling yon ay hindi naman namalayan ni Zaire na tinawag niya na palang fiancé si Honey. At ang hindi niya rin maunawaan ay kung bakit pakiramdam niya ay normal lang sa kanya na tawagin si Honey na fiancé niya. It feels so natural and he likes it. Napaisip si Zaire na baka tama nga naman ang sinabi ng mga kaibigan niya. Baka nga. Baka nga ay tunay niyang mahal si Honey. Anong kailangan mo? Nanginginig ang boses ni Honey habang yakap-yakap niya ito at nasa gitna sila ng mga students na silang pinagbubulungan. Kanina ay kusang kumilos ang katawan ni Zaire. Bigla niyang hinila si Honey pabagsak sa katawan niya kahit nasa harap sila ng ibang mga estudyante. Ang kamay niya rin ay kusang gumalaw para hagurin ang likod ni Honey at pakalmahin ito. Ay, ngunit hindi nagawa ni Zaire na tapusin ang sasabihin niya dahil biglang dumating ang nakakatandang kapatid ni Honey na masama ang tingin sa kanya. Hinila ito palayo sa kanya si Honey at walang nagawa si Zaire kundi ang pagmasdan sila na maglakad palayo sa kanya. Nakatanaw lang siya at alam niya sa kanyang sarili na siyang dahilan kung bakit umiiyak si Honey. Ngunit nung handa na si Zaire na humingi ng tawad kay Honey sa lahat ng mga nasabi niya noon, nung handa na siya na sabihin na pwede nilang bigyan ng chance ang isa't isa at ang tungkol sa kasal nila, ay saka naman siya nahuli. Saka naman lumayo sa kanya si Honey. Where is she? Tanong ni Zaire sa mga kaibigan. Umalis na. Sumagot naman si Joseph. Ha? Asan siya pumunta? Ang sabi ay lilipat na raw siya sa ibang bansa. Hindi na yata kinaya ang mga tao rito. Eh halos siya na lang kasi ang usap-usapan ng mga babae. Nabalot naman ang lungkot ang mukha ni Zaire. Gusto niyang habulin si Honey at gusto niyang humingi ng tawad sa lahat ng mga nangyari. Pero may kung anong pumipigil sa kanya. At nagsasabi na hayaan niya na lang si Honey. Sige na, Kuya Zaire, samahan mo na ako. Pangungulit kay Zaire ng pinsan niyang si Summer na kanina pa nandito sa kondo niya. Naiinis naman at tinignan ni Zaire ang pinsan niya. Summer, I'm busy, he told her calmly. Eh, mamaya na yan, samahan mo na ako. Both Kuya Hayes and Kuya Dion are busy. Hindi nila ako masasamahan. Ayoko namang pumunta sa mall na mag-isa lang. Sige na, Kuya Zaire, please. Zaire took a deep breath. Kanina pa siya kinukulit ni Summer na samahan niya ito papunta sa pupuntahan nitong fashion event. Isa kasing designer si Summer kaya naman madalas itong maimbitahan sa mga fashion events.
At ngayon nga ay nasa Paris sila, imbitado na naman ito. Sobrang busy pa ni Zaire dahil marami pa siyang kailangan natapusin na trabaho. Kaya lang naman siya nandito sa France ay dahil sa business trip niya. Pero hindi niya naman magawang tanggihan si Summer na minsan lang mangulit sa kanya. Pumayag na lang siyang samahan ito, leaving the piles of work on his table. Tatapusin niya na lang ang lahat ng iyon mamaya pagaling nila sa fashion event. Nakasuot ng itim na long sleeve polo si Zaire na nakalukot hanggang sa siko. May suot din siya na black na sombrero, may hawak siyang camera at nasa may pinakasulok sila nakaupo ni Summer. Iyon kasi ang sabi ni Summer, ang magdala siya ng camera. Ginawa pa talaga siya nitong personal photographer dahil sa magaling daw siyang magpicture. Iyon din kasi ang madalas na pagkaabalahan ni Zaire noong nag-aaral pa siya, maliban sa banda nila. Ang pagkuha ng pictures pero mula nung nakagraduate siya at naging busy na siya sa pagmamanage ng kumpanya nila ay nawalan na rin siya ng time para sa mga hobby niya noon. Kaya naman ay pumayag na siya ngayon na maging personal photographer nito. Natigilan si Zaire na makita kung sino ang sumunod na model. He found himself unable to resist gazing at the stunning woman gracing the stage, adorned with an exquisite Versace gown. Her luscious curls cascaded freely, framing her face, which exuded a captivating fierceness as she walked on the runway with effortless grace. Hindi niya lubos akalain na makikita niya ngayon si Honey dito. Ang buong atensyon ni Zaire ay nakay Honey lang at halos wala siyang pakialam sa ibang tao na naroon. Halos hindi siya nakagalaw sa kanyang kinauupuan. Time appeared too slow to a crawl as she graced the stage. Each step a mesmerizing display of beauty that every onlooker was rendered awestruck. Spellbound by her captivating presence, si Summer naman na noon ay nakaupo rin sa tabi ni Zaire ay namangha rin sa ganda ng modelo at namupo na kung paano tumingin si Zaire sa modelo ay hindi na napigilan ng ngiti. He was there, watching her. Nakatunga nga at humahanga siya sa ganda ni Honey. Habang nilalamo naman ito ng runway, ngunit hindi malang dumapo ang tingin nito sa kanya. Kahit sulyap sa gawin nila, ay hindi nito ginawa. Ganun pa man ay masaya siya na makita ulit si Honey. Masaya siya na masilayan niya ang napakagandang mukha nito sa malapitan. Kahit hindi siya nito napansin ay masaya siya at walang tigil sa mabilis sa tibok ang kanyang puso. Wala pa rin nagbago sa pagtingin niya kay Honey kahit ilang taon na ang nakalipas. Sa totoo niya ay mas lalo pa ata na lumalalim ang pagtingin niya para kay Honey. Kahit wala naman silang komunikasyon, at nakikita niya lang ito mula sa malayo na parabang isa itong makinang na between sa madilim na gabi at siya ay isa sa mga tagahanga nito. Mas lalo niya itong inibig at sa punto na yon ay masaya na siya na makita ito mula sa malayo at natutupad nito ang lahat ng mga pangarap. Mula nang malaman niya na nasa friends din si Honey ay inalam niya ang lahat ng mga nasa schedule nito para masundan at makita niya lang ito. Ang tagal niya rin kasi na umasa na muli itong makita sa malapitan. Mula noon ay lahat siguro ng schedule ni Honey ay alam niya na at lagi siyang naroon para makita ito. Hanggang sa mas lalo pa itong sumikat at marami na ngang humahanga dito at marami na ding nakasunod dito. Nang mag-anunsyo si Honey na may boyfriend na ito na isang basketball player, ay nasaktan si Zaire. Nadurog ang puso niya. At sumagi sa isip niya ang mga posibilidad na kung sila ang kinasal at kung siya ang boyfriend na ipinakilala nito sa media. Ganun pa man ay pinilit niya pa rin ang sarili na maging masaya para kay Honey. Kahit mahirap at masakit para sa kanya, ay sinuportahan niya pa rin ito. Hanggang sa 2 buwan mula nung mag-date si Honey at ang basketball player na yon, ay nag-announce na agad si Honey na nag-break na silang dalawa. Masaya naman si Zaire dahil single na ulit ito. At malayo na maalok ng iba na maging asawa, ngunit nag-aalala rin siya para kay Honey dahil baka nasaktan ito ng sobra sa mga nangyari. Ginawa niya na lang ang lahat. Ginamit niya lahat ng koneksyon niya para lang masigurado na ayos lang ito after ng breakup na to. "Hey, are you listening to me ba? I said, where's the car?"
Kanina pa may mga paparazzi na nakasunod sa atin. Ano ba? And here she is. The angel that made his heartbeat accelerate as now standing in front of him with a frown on her face. Galit rin ang tono ng boses nito. Gayunman, kahit galit ay napakaganda pa rin ito. Hoy! Honey snapped her fingers in front of his face. Mr. Bodyguard, hello? I said, where's the car? Paparazzis have been following us. Kahit pa nagmumura na ito, she still looked so innocent. Zaire had to force himself to look away. Damn, that beautiful face and those eyes are hypnotizing. Kung hindi niya ilalayo ang kanyang tingin, ay baka hindi niya mapigil ang kanyang sarili. At mayakap niya ito ng mahigpit. Kahit tagal niya naghintay na muli niya itong makita. Kahit tagal niyang hinintay na masilayan muli sa malapitan ng magkaiba nitong kulay na mata, na mas lalong nagpapabilis ang tibok ng puso niya. Ngunit kailangan niyang pigilan ang sarili. Lalo pa ngayon, na napagkamalan siya nito na bodyguard. He cleared his throat bago imunwestra ang kanyang kamay at sumagot. This way, ma'am. Good thing he didn't stutter. Nakita naman ni Zaire ang pagkunot ng noon ni Honey dahil marahil ay nahimigan nito ang boses niya. Ngunit hindi na nito iyon binigyan ng pansin at sumunod na sa kanya. Mabuti na lang at alam niya kung saan nakaparada ang van nito kaya naman hinatid niya ito ng ligtas doon. Sa mga panahon na yon, masaya na si Zaire na malaman na nakikita na masaya si Honey. Na unti-unti nito natutupad ang mga pangarap nito. Maraming mga malalaking brands ang nag-offer dito at si Zaire ang pinakamalaking sponsor ni Honey na hanggang ngayon ay hindi kilala ni Honey dahil mas pinili niya ang maging anonymous nang sa ganon ay hindi mag-isip ng kung ano si Honey tungkol sa kanya. Alam ko na mahal mo ang kapatid ko. Naputol ang daloy ng isip ni Zaire nang biglang may nagsalita mula sa tabi niya. Sa sobrang lalim ng kanyang iniisip ay hindi niya namalaya na nasa tabi niya pala niya si Nox at kanina pa pala siyang pinagmamastan. Ang tagal mong hinintay na bumalik siya. Ngayon na nandito na siya. Bakit iniiwasan mo pa rin siya? Tanong niya ulit kay Kyre. Pag umalis na ulit siya, mas lalo ka mahihirapan na makalapit sa kanya. Alam mo bang dahilan kung bakit invited ka sa kasal ko? Kahit alam kong maiinis sa akin ang kapatid ko kapag nakita ka niya? Umiling si Zaire. No? Hindi ko alam kung anong dahilan at ginawa mo to. At sa totoo lang ay nagtataka rin siya kung ano nga bang tunay na dahilan ni Zaire at invited siya sa kasal nito. Oo nga, isa siya sa naging tulay kaya nakilala ni Nox si Kristen na kaibigan niya. At siya rin ang dahilan kung bakit nagkaamin na ng dalawa ng nararamdaman sa isa't isa. Ngunit nagulat at nagtataka pa rin siya kung bakit invited siya sa kasal ng dalawa. Tinulungan mo ko nung kay Kristen. Dahil sa'yo kaya nakilala ko siya. At dahil doon ay naging kami. Kaya gusto rin kita natulungan sa kapatid ko. Aminin mo sa kanya ang tunay mong nararamdaman. Malay mo, hindi pa huli ang lahat. Ngumiti ito sa kanya sabay tapik sa balikat. And by the way, aminin mo na sa kanya na ikaw yung Mr. Big Time na nag-sponsor sa kanya. At madalas na ikwento sa amin ni Honey. At napaawang ang labi ni Zaire dahil sa sinabi ni Nox. Kung ganon, ay alam pala ni Nox na siya ang anonymous sponsor na yon. Damn. All this time, ang akala niya ay siya at ang sekretary niya lang ang may alam tungkol sa bagay na yon. Natawa pa si Nox sa reaksyon niya. Oo naman, alam namin ang tungkol doon. Pero huwag kang mag-alala. Hanggang ngayon, ay wala pa rin ideya si Honey tungkol sa'yo. At curious pa rin siya kung sino ka nga ba. Kaya mabuti pa, umamin ka na at sabihin mo sa kanya ang lahat ng mga lihim mo. Tumango si Zaire. Salamat. Matapos ang kasal ni Nox ay wala nang ibang laman ng isip ni Honey kundi si Zaire at kung ano man ang reaksyon nito nung makita siya. Hindi pala kung anong reaksyon dahil wala man lang pala itong kare-reaksyon nung makita siya. At sobrang inis ni Honey dahil kahit anong gawin niya
ay talagang hindi maalis-alis sa isip niya si Zaire. Hanggang sa hindi na siya matahimik at sinundan niya na ito. Ewan ba ni Honey, ang sabi niya sa sarili niya noon ay sisiguraduhin niya na si Zaire naman ang maghahabol sa kanya, ngunit sa nangyayari ngayon ay tila siya pa rin naman ito ang naghahabol. Hey! Tinawag niya si Zaire na nakatalikod at nakahawak sa railing. Andito sila ngayon sa garden ng isang hotel. Nalaman niya kasi na nandito si Zaire kaya andito rin siya. Nilingon siya ni Zaire at pinagmasdan hanggang sa makalapit siya sa tabi nito. What? Tanong nito sa kanya sa masungit na boses. Humalukip-kip siya sa harap nito sabay taas ng isa niyang kilay. Hindi mo ba talaga ako naaalala? No. Mas lalong nainis si Honey sa sinabi nito. Naiinis talaga siya na hindi siya nito naaalala matapos ang lahat ng nangyari noon. Ewan niyo ba kung bakit? Dapat nga eh, maging masaya pa siya dahil hindi na nito tanda ang mataba at pangit na babae na yon. Pero sa halip na maging masaya ay naiinis pa si Honey. Sa bagay, sino ba naman ang makakaalala sa mataba at pangit na babae na muntik mo nang maging fiancé noon? Sabi niya sa inis na boses. Nang makita niya ang pagtaas ng sulok ng labi ni Zaire at pagkislap ng mga mata nito ay tinaasan niya ito ng kilay. Ano, tanda mo na ako? Pwes, kung hindi pa rin, gusto mo ba na magpakilala ako sa'yo? Ako lang naman si Honey. Ang nirecheck mo nun dahil sa pangit at mataba ako. Ako lang naman ang muntik mo nang maging fiancé. Muntik? Yes, you rejected me. Hindi ba't hanggang ngayon eh, ikaw pa rin naman ang fiancé ko? Natigilan naman si Honey sa sinabi nito. What? Why don't you ask your parents? Baka alam nilang sagot sa tanong mong yan. Sabay ngumisi ito sa kanya. Hindi naman maintindihan ni Honey kung ano bang ibig sabihin ni Zaire. Kinulit niya ito na sabihin sa kanya ang totoo, ngunit ayaw talaga nito. Uminit na lang ang ulo niya at iniwan niya ito roon. Pagka-uwi niya sa kanilang bahay, ay hinanap niya agad ang mga magulang niya para matanong kung ano nga bang ibig sabihin ni Zaire sa sinabi nito kanina. Mom? Dad? Nag-usap kami ni Zaire. And guess what? May sinasabi siya sa akin na nakakatwa. Ang sabi niya, hanggang ngayon ay engaged pa rin kami at fiancé niya pa rin ako. Nababaliw na bang taong yon? Naiinis na sabi niya sa mga magulang na nagkatinginan at para bang pareho nang naiisip. Nakakainis talaga ang lalaking yon. Tinanong ko siya kung anong ibig niyang sabihin doon pero wala naman siyang sinabi sa aking sagot. Ang sabi niya lang ay kayo raw ang tanungin ko. Eh ano po bang pinagsasasabi ng Zaire Montenegro na yon? Hindi po ba? Hindi na kami engaged? Tumango ang kanyang ina sa kanyang ama na seryoso naman na tumingin sa kanya bago nagbuntong hininga at nagsalita. Anak, ang totoo kasi niyan, tama naman ang sinabi ni Zaire. Ho? Tuloy pa rin ang engagement ninyo. Dahil ang sabi niya, ay gustong gusto ko raw niya na pakasalan. Paliwanag ng kanyang ama na mas lalong nagpaawang sa bibig niya. Balak na sana naming sabihin sa iyo at naghahanap lang kami ng magandang pagkakataon. Mabuti na lang pala at nakita na kayo. At siya na mismo ang nagsabi sa kanya. Sa labis na gulat sa nalaman na hindi nagawa ni Honey na makapag-react kaagad, animoy umalis ang kaluluwa sa kanyang katawan at ang utak niya ay tumigil sa pagana. Hindi niya mawari kung ano ang dapat niya na maramdaman ng sandaling yon. Sa labis na inis sa nalaman, sinugod niya ang penthouse ni Zaire nung mismong araw na yon. Zaire! Zaire Montenegro, open the goddamn door! Nakailang doorbell na siya pero wala pa rin nagbubukas at sa labis na galit ay pinaghahampas na ni Honey ang pinto ng sobrang lakas. Wala siyang pakialam kung masaktan man siya basta ang mahalaga ay makausap niya si Zaire at matanong kung ano nga bang balak nito. At sinabi nito lahat ng iyon sa magulang niya. Patuloy siya sa paghampas sa pinto at sigaw sa pangalan ni Zaire. Hanggang sa bumukas ng pinto at tumambad sa kanya ang walang suot na damit pang itaas na Zaire at basang-basa ang buhok. Bagong ligo at tila nagmamadali.
What? Masungit pa na tanong nito sa kanya na para bang wala itong kasalanan na nagawa at si Honey pa may mali. Bawiin mong sinabi mo sa magulang ko na gusto mo akong pakasalan. Galit na sigaw niya rito sabay duro. Bawiin mo yon. Tumaas ang kilay ni Zar sabay sabi ng Why would I? Nagtagis ang bagang ni Honey sa labi sa inis. Bawiin mo na lang kasi para hindi na matuloy. Mas lalong hindi ko babawiin ang sinabi ko kung hindi naman pala matutuloy. Huh? Bakit? Dahil gusto naman talaga kitang pakasalan. Diretso na sagot nito. Napatigil si Honey. Natulala lang ilang sandali bago tuluyang nag-process sa utak niya kung ano ang sinabi nito. Ano? Nahihibang ka na ba talaga, Zaire? Hindi ako nahihibang. I am telling the truth. Gusto talaga kitang pakasalan. Ah, at bakit? Naguguluhan siya. Hindi ba na-reject mo na ako? Anong nagbago? Dahil ba sa gumanda na at sumeksi na ako kaya gusto mo na akong pakasalan? Kung sakali man na yun nga ang dahilan ay mas lalo lang siyang maiinis. Ngunit hindi rin maitatanggi na sobrang bilis din ang tibok ng kanyang puso ngayon. Hindi. Noon pa man ay gusto na kita. Kahit wala pa nagbago sa itsura mo. Ano? Mas lalo natigilan at nabigla si Honey. Matagal na siya nitong gusto kahit panoong pangit at mataba pa siya. Kung ganon, bakit hindi niya nararamdaman niya noon? Kung mahal na pala siya nito, bakit nareject pa rin siya nito? At bakit umabot ng mahabang panahon bago ito magtapat sa kanya? Ang dami niyang tanong ngunit walang lumalabas sa bibig niya sa labis ng gulat. Nanlalaki lamang ang mga mata niya habang nakatingin siya dito. Masuyo namang umiti sa kanya si Zaire. Hinawakan ang kanyang mukha at tumukwang. Gusto ka ta. Kesya mataba ka pa. Noon at ngayon, walang nagbago sa pagtingin ka sa'yo. Gustong gusto kita na sobra-sobra. Mahal na mahal kita. Nagulat si Honey at hindi agad naniwala sa sinabi nito na mahal siya nito. Para kay Honey ay tila hindi ka panipaniwala. Ngunit nang ipaliwanag sa kanya ni Zaire ang lahat ay naniwala na rin siya. Maging mga kaibigan nito ay alam kung gaano siyang kagusto ni Zaire. At ang higit pa nakakagulat nang isiwalat sa kanya ni Zaire na ito pala si Mr. Big Time at matagal na ito nakasuporta sa kanya. Nang dahil sa lahat ng iyon ay lalo siyang naniwala sa sinabi nitong mahal din siya nito ngunit hindi agad tinanggap ni Honey ang pag-ibig nito. Hindi niya agad ito sinagot. Hindi niya agad sinabi na pareho lang sila ng nararamdaman na kahit na sobrang mahabang panahon na ang lumipas ay mahal niya pa rin ito at ang dahilan kung bakit hindi nagtatagal ang relasyon niya noon ay dahil nag-iisa pa rin si Zaire sa puso niya. Na kahit ilang beses niya man nasabihin sa kanyang sarili na galit siya ay hindi niya na magawa na talagang magalit kay Zaire. Ito pa rin ang mahal niya at siyang nais niyang pakasalan. Niligawan siya ni Zaire. Ginawa nito ang lahat para muling makuha ang tiwala niya hanggang sa matapos ang mahigit isang taon na paniligaw sa kanya ay nakabit na rin ito ang matamis niyang oo. Walang kahit anong lihim sa kanilang relasyon at agad din na ipinakilala ni Honey sa media si Zaire. Kahit nung naliligaw pa lang ito sa kanya, naging sobrang supportive naman sa kanila ng lahat ng tao, lalo na nung sabihin ni Honey ang kwento nilang dalawa. Isang taon lamang mula nung naging opisyal na sila, ay nag-propose na sa kanya si Zaire na wala namang pagdadalawang isip na tinanggap ni Honey ang proposal nito. Ilang taon man silang nagkahiwalay, nagkaroon na sila ng ibang mga kasintahan maliban sa isa't isa, na puno man ng galit ang kanilang mga puso dahil sa hindi pagkakaunawaan. Pero sa huli, ang pag-ibig pa rin nila sa isa't isa ang nanaig at sila pa rin dalawang humarap sa altar at sabay na nangako na kahit anong mangyari ay hindi nila iiwan ang isa't isa. Mm-hmm.
Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!